Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, Green Lover Group. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng maraming ads sa bawat video. Ang kagandahan po ng maraming ads sa bawat video ay may possibilities na hindi ma-skip ng viewers or madagdagan ng ating income or revenue. Applicable lang po ito sa mga monetized na YouTube channel. At pwede lang po tayo maglagay ng maraming ads kapag ang video ay 8 minutes pataas. Start na tayo guys. Punta tayo dito sa internet. Click lang natin to. And mag-sign in lang tayo dito ng www.youtube.com channel. Then, mapupunta tayo sa youtubestudio.com. Then, ito na po ang aking channel dashboard. Yan, makikita nyo na po. Then, i-click lang natin dito sa tabi ang content or ang ating mga video na ating in-upload. Ayan. Ito po yung aking bagong upload. Hindi ko talaga siya nilagyan ng maraming ads kasi gusto kong i-review or gumawa ng tutorial para kung paano maglagay ng maraming ads. Siguraduhin lang po natin itong restriction ay none bago tayo maglagay ng maraming ads. Kasi kung ito po ay copyright claim, may possibilities po na yung kikitain kung sakaling maglagay tayo dito ng maraming ads dito sa video na ito, yung kikitain natin or yung revenue natin ay mapupunta lang doon sa copyright claim or doon sa may-ari ng video na or music. Then, siguraduhin lang po natin itong sa tapat ng monetization ay naka-on ang dollar sign bago tayo maglagay ng maraming ads. O yan, mag-try na tayo dito sa aking last upload na video. I-click lang natin itong dollar sign. Ito. Ayan, may lumabas dito sa side, sa bandang kaliwa. Then, i-click natin yung dollar sign dito sa bandang kaliwa. Ayan, may lumabas monetization. Ang kagandahan nito guys, pwede tayong mamili kung anong oras natin ilalagay yung or anong minutes natin ilalagay yung ads. At siguraduhin lang natin guys na 8 minutes pataas kasi hindi natin malalagyan ng maraming ads kung 7 minutes pababa. Ayan, makikita natin color blue yung manage mid-rolls dito sa baba. I-click lang natin ito. Ayan, mapapansin natin na 1 ads lang ang nilagay ni YouTube. Kaya mas maganda po na tayo na mismo yung maglalagay kung saan banda natin ilalagay yung ads. At makakapili pa tayo kung anong minutes or ilang ads ang ating mailalagay. Kasi ang kagandahan po nito guys na maraming ads, hindi po tayo nakakasiguro na ang ating viewers ay hindi mag-i-skip ng mga ads na lalabas sa ating video. Kaya kung sakali po maglalagay tayo ng 6 ads or 4 to 5 ads, may possibilities po na yung 2 ads doon ay hindi or walang skip. Hindi may skip ng ating viewers. Ang kagandahan po ng walang skip ay makakadagdag sa ating revenue. Maglagay na po tayo dito ng maraming ads sa baba. Ito po, yan. Ito mapapansin nyo guys, ito o yung gumagalaw-galaw dito sa baba. I-click lang,
Ilagay lang natin dito kung saan natin gustong ilagay yung ads. O, ayan, napansin nyo po, nandito. I-click lang natin itong ad break sa taas. Ayan, mapapansin nyo na po, nadagdagan yung ads natin. 2 ads na siya. Then, magdagdag pa tayo dito. Ayan, itong gumagalaw sa baba, ito yung idadagdag nating ads kung saan tapat. Ayan na, then i-click lang natin itong ad break. Ayan, naging 3 ads na. Ito, mapapansin nyo, ito yung oras kung saan natin inilagay yung ad, yung ads natin. Then, pili lang tayo. Para sa akin, mas maganda kung maglalagay tayo ng 6 ads kada video. Kasi hindi naman tayo nakakasiguro na hindi mag-skip ng ads ang ating mga viewers. Yan, i-click lang natin ito. Ito, kung saan tapat. Yan, dagdag ulit tayo ng ads. Ayan, naging 4 ads na. Ito, check natin to ha. Then, dagdagan pa natin dito ng 2 ads. Ayan, i-click natin itong ad break. Then, ito, hilahin lang natin dito para madagdagan pa ng isang ads. Then, ad break. Ayan, bale, 2, 4, 6. 6 ads na ang ating nilagay. Pero, nung unang open natin ito, 1 ads lang ang nakalagay. Ibig sabihin, isa lang yung ads na lalabas sa ating video. Kaya mas maganda po yung tayo na yung maglalagay or manual na ang paglagay ng ads para makakapaglagay tayo ng maraming ads. Then ito, i-check lang natin kung okay na sa atin ito. Kapag na-review na natin ito, yan, okay na. Ayaw naman natin at ayaw natin maglagay dito sa side na to or gusto nating i-delete at gusto nating ilagay dito sa dulong-dulo, i-click lang natin yung sa side nito. Ito po yun, yung huling-huli. Ito, i-click lang natin yung delete dito sa baba. O ayan, ganyan lang kadali ang pag-delete ng ads. O ibalik ko na guys yung aking dinilit para maging 6 ads. Ito, ayan. I-click lang natin. Kung gusto nating ilagay dito sa dulong-dulo, dito sa part na to, hilahin lang natin ito. Yan, ito, itong gumagalaw. Yan. Ayan. Then, ad break. Ayan, napansin natin yung last ads natin ay lalabas ng 7 minutes and 29 seconds. Then, pag okay na ito guys, i-click lang natin itong continue sa taas. Then, save. Ito sa taas, save. Ito sa bandang kanan. Ayan, okay na po. Balik ulit tayo dito sa content. I-click natin to, itong arrow dito sa bandang kaliwa. Ayan, check natin itong pangalawang video natin kung ilang ads ang nakalagay dito ni YouTube. I-click ulit lang natin itong tapat ng monetization, itong dollar sign on. Ayan, itong dollar sign, click natin dito. Ayan, then itong manage med rules. Kapag hindi po applicable, nalagyan siya ng halimbawa po 7 minutes pababa. Hindi po siya applicable, nalagyan ng maraming ads. Hindi po color blue yung manage med rules. Ayan guys, na-open na natin yan. Mapapansin nyo po, 1 ads lang ang nilagay ni YouTube. Ibig sabihin, isa lang yung ad nating or yung ads na lalabas sa ating video. Kaya mas maganda po na tayo ay mag-manual na lang sa paglalagay ng ads para makapili pa tayo kung anong minutes natin ilalagay or ilang ads ang ilalagay natin sa bawat video. Kasi ang kagandahan po ng maraming ads, may possibilities na may lumabas na ads na walang skippable or yung tinatawag na non-skippable ads. Yung wala po talaga siyang skip na lalabas or short ads lang.
Yeah, maglagay tayo dito guys ng maraming ads. Ito, hilahin lang natin ito, itong gumagalaw. Then, i-click natin itong ad break. Ayan, naging dalawa na yung ads natin. I-click natin ito. Hilahin ulit natin. Ayan, then i-click natin itong ad break sa taas. Ayan. Dito po guys, dito lalabas kung saan side yung ads na lalabas. Ayan. Bale, dito po sa tapat ng video na to, dito lalabas yung ads. Then, click natin tong ad break. Then, hilahin ulit natin to. Dagdag ads ulit tayo. Yan, dito sa side na to lalabas yung ads ulit. Then, i-click natin tong ad break. Ayan, bale, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ads na po ang ating na ilagay. Mag-add pa tayo ng isang ads dito sa bandang huli. Ayan. Then, i-click natin tong ad break. Ayan, makikita nyo po guys, bali 6 ads na ang meron dito sa ating video na to. Lang po natin dito kung okay na yung ating nilagay na ads. Ayan, depende po sa inyo kung ilang ads ang ilalagay ninyo. Basta po, 8 minutes pataas ang pwede lang lagyan ng maraming ads. Then, pag okay na to, na-check na natin. Then, click ulit natin itong continue sa taas. Ayan, then save dito sa tabi, sa gilid, sa bandang kanan. Ayan, kapag color gray na po yung save dito, hindi na color blue, ibig sabihin, nakasave na po siya. At saka po dito, ito po yung management rules. Kapag ito po ay color black, hindi siya color blue, ibig sabihin, hindi po siya applicable na lagyan ng maraming ads. Try tayo maglagay ng, or mag-open sa 5 minutes or less than 8 minutes. Ipapakita ko po sa inyo na hindi siya pwedeng lagyan. O, eto guys, eto, 4 minutes. Etong video na to, i-click natin to. I-click natin tong dollar sign din dito sa dollar sign. Yan, ganito po ang lalabas kapag 7 minutes pababa ang video. Kaya dapat po ay 8 minutes pataas ang tagal ng ating video para malagyan natin ng maraming ads. Yan, mapapansin nyo po itong manage mid rules, color gray po siya or color black, hindi siya color blue. Kapag hindi siya color blue, ibig sabihin hindi natin siya madadagdagan ng maraming ads. Hindi po siya applicable na lagyan ng maraming ads. Kaya, suggest ko po sa inyo na gumawa kayo ng video na may 8 minutes ang tagal. Or more than 8 minutes. Para malagyan po natin siya ng maraming ads. Okay. Yun lang po guys. Sana po ay may natutunan kayo dito sa video na to. Goodbye! Don't forget to click the subscribe button and the notification button para updated po kayo sa ating bagong video. Next time po, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-customize nitong screen ball. Ito, itong gumagalaw. Ito po ay makikita sa screen recorder. Yan, pwede nating ipang-araw, yan, ipang-turo kung saan yung ating binabasa, ganun. Thank you for watching guys. Goodbye!